Barangay ang pangampanya ng kampo ni Vice Presidential Candidate at Davao City Mayor Sara Duterte. Ang update dyan sa report ni Mela Las Moras. Live, rise and shine. Mela, kamusta dyan? Yes, Dayan, maayos naman dito. Inaasahang anumang oras ngayon ay magsisimula na nga ang mga aktibidad ni Vice Presidential Candidate Davao City Mayor Inlay Sara Duterte dito sa Batangas City. Maaga pa lang nga ay nakaabang na ang mga taga-suporta ng presidential daughter dito sa Kislap Masada Headquarters. O kay Inday Sara, lilipad ang Pilipinas at Marcos Sara Duterte Alliance Headquarters dito nga sa Batangas City. Nakatakdang bumisita rito si Mayor Sara para sa ribbon cutting at ito nga ang kanyang unang aktibidad sa lungsod ngayong araw. Isusundan din ito ng isa pang public event kung saan makakasama naman niya ang mga lokal na opisyal ng probinsya. Sa kanyang pahayag kahapon, puno ng pasasalamat si Mayor Sara sa kanyang mga taga-suporta, hindi lamang sa mga ordinaryong mamamayan, kundi maging sa mga grupo at iba pang personalidad na patuloy na nag-e-endorse sa kanya. Bagamat nanindigan ang kanyang partido na Lakas CMD, na si Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. lamang ang sinusuportahang pambato sa pagkapangulo ni Mayor Sara. Patuloy naman ang panawagan ng grupo sa lahat para sa pagkakaisa. Bukas at sa mga susunod na araw, inasang magkakasama uli ang BBM Sara tandem sa kanilang mga aktibidad sa iba pang panig ng bansa. Dayan, inaasahan nga natin na anumang oras ngayon ay darating na dito sa Batangas City si Mayor Sara at mayroon silang mga hiwa-hiwalay na aktibidad ni BBM, pero nga inaasahan at sa mga susunod na araw ay magkakasama rin sila para sa kanilang mga campaign activities. Dayan? Malaki, Mela, ang Batangas. Diyan lang ba sa Batangas City mag-ikot si Mayor Sara o pupunta pa siya dun sa iba't ibang mga lungsod at munisipalidad sa lalawigan na yan? Dayan, sa ngayon, no, ang hawak nat, ang na-receive nating information dito sa mga local organizers na mga supporters ni Mayor Sara ay dito lang sa Batangas City ang kanyang mga aktibidad. Pero titingnan natin yung sitwasyon minsan kasi dahil nga talaga nga pag may mga humihiling sa kanyang mga supporters ay titingnan natin kung ano magiging panit ni Mayor Sara. Pero meron din siya mga iba pang private events, so aalamin natin kung ito ay magiging open sa media at kung magkakaroon pa ng pagbabago sa kanyang schedule. Dayan? Alright, maraming salamat, Mela Las Moras, nag-uulat ng live mula po sa Batangas.